Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kasabong. Welcome back po sa ating YouTube channel para makapagbigay ng konting kaalaman o tips para po sa ating hanap buhay na pagtatare. So, ang tatalakayin natin ngayon is tungkol po sa pagsusukat. Pagsusukat po ng tare. Tare sa paa ng manok para makuha natin yung tamang accuracy po, yung tamang haba na kinakailangan para sa ating mga manok. So simulan na po natin. So yan po mga boss, ito po yung ating mga gagamitin ngayon. So meron po tayong tatlong klase ng tari na nandito at meron po yung iba't ibang haba. At ito naman po yung ating dummy feet na gagamitin. Meron po siyang balahibo dito. Ayan po. So, para ma-imaginin po natin na buo po yung manok. Okay, buo po siya. Tatarian natin. Okay? So, dito na po tayo sa pagsusukat. So, yung iba, ang ginagawa, naka-bend. Ito po. Ito po yung tuhod. Nare, and dito yung hita. Naka-bend po. Ganyan po sila magsukat. Okay, ginaganyan nila rito. Okay, naka-bend po yung paa ng manok. So, pag ako nagsukat, hindi po yan naka-bend. Naka-diretso po yan. Naka-diretso po yung hita ng manok. Okay, tsaka paa. Diretso po. Ayan, nakadiretso po siya. So, ganito. Ito po, ganito lang po ako magsukat ha. Hindi ko po sinasabi na ito yung tamang pagsusukat. O, ito po yung magandang pagsusukat. So, ito lang po yung diskarte ko. Isishare ko po sa inyo kung paano magsukat. Okay, so ito yung kalambutan. Ito po. Ito po yung kalambutan ng tuhod ng manok. Itong kalambutan, ito po yung matigas na bahagi. Tapos, andito po yung feather line. So, ganito po ako magsukat. Hindi po ako lumalampas sa feather line. Eh, hindi po ako lumalampas sa feather line. Tapos, magsisimula po tayo dito sa ilalim ng prop to. So, ganito po. Kuha tayo ng isa. Dito po sa ilalim. Ganyan. Ayan po ah. Kakalawit nyo lang doon sa prop to yung base ng garol. Ayan. Tapos, susukatin nyo lang po ng ganyan. Nakadiretso po ah. So, ayan po. Umabot siya sa feather line. Pwedeng lampas pa siya. Ayan ah, nakikita nyo ah. Ayan po. Okay, so, lampas, kalambutan, lampas, feather line. Ayan po ah. Eto namang isa, medyo maiksi. Lagay natin dito sa ilalim at sukat. So, anong papansin nyo? Masyado naman siyang maiksi. Ang layo niya sa feather line at nasa ilalim siya ng kalambutan. Yan po ah. So, kung ako ang nagsusukat, ganito lang po. Yung tamang haba lang. So, lalagay natin dito. Ayan. Before feather line at lampas ng kaunti sa kalambutan. So, ayan po. Ayan po.
Ayan po ako magsukat. Siguro kung nakikita nyo ito, itong ayan o, kita nyo po yan, yung mga bilog-bilog na yan, maliliit na kaliskis na yan. Before feather line, siguro mga tatlong hagdan yan bago dumating ng feather line. Doon po ako, nandun po yung dulo ng tari. Ayan po ah, ito nyo. So hindi po siya masyadong mahaba at hindi po siya masyadong maikse. Yung iba talagang sakto sa feather line, talagang yung kung ano yung feather line na yan, kung hanggang saan yung buhok, sumasakto po sila ron. Talagang dun sila tumututok. Ako naman, medyo bumababa ako ng konti. Okay, so, saktong-sakto lang. Dahil, pag naglagay po kayo ng sapin dito po, maglalagay po kayo ng sapin, aangat po siya ng konti. Diba? Malalagyan po siya ng sapin. So, just imagine, may sapin yan, aangat siya, hahaba po ng kaunti yung tare. Okay. Hahaba po siya ng kaunti. Kung lampas ka dito, kung sobra ka rito, tulad nito, ganyan, masyadong mahaba at madadagdagan pa ng sapin, eh, lalong hahaba. So, medyo hindi na maganda yung accuracy niya. Eto, kung dito ka, diyan ka lang, yan, at madadagdagan ng sapin dito sa ilalim, saktong-sakto lang. So, medyo hahaba siya ng konti, aabot siya ng konti sa feather line. So, hindi ko po sinasabing ano ito, ha, ito yung pinaka-accurate. So, ito lang po yung ginagamit ko. So far, maganda naman yung winning percentage ko rito. So, ganun lang po. Huwag niyo pong kakalimutan, hindi po naka-bend yung hita at binti ng manok. Hindi po naka-bend pag ako nagsusukat. Nakadiretso po yan ng ganyan. Nakadiretso po yan. Saka ko ilalapat. Yan. Ganyan po ako mag sukat ng haba po ng tare. Okay? So, sana po nakuha nyo ng maayos. So, yun po mga boss. Sana nagabayan ko po kayo ng maayos tungkol po sa tinalakay natin ngayon. Hindi ko po namalayan na 12,000 subscriber na po tayo. So, marami pong patuloy na nagtitiwala po sa atin. At pagpauminhin po ninyo at ngayon lang po tayo nakapag-upload ulit dahil napaka-busy po ng ating schedule. So, dun po sa mga nagpapa-shoutout, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isayin dahil napakadami nyo po. Dahil 3 months po akong hindi nakapag-upload, so dumami ng gusto yung nagpapa-shoutout. So, sa susunod po, ibabanggitin natin kayo, okay? So, stay safe po sa inyong lahat. Stay healthy. Keep safe. Mag-iingat po tayo palagi. Okay? So, sana po may natutunan tayo ngayon. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Good night!